Ang unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, tinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkakagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Tinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, "Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay, Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas tugon. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas tugon. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang tugon. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay." Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdote, makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya,
Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon.